Kailanman purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang simbahan, bilang isang angkan ng Diyos, katulad ng mga apostol. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isa sa mga apostol ni Jesus sa Sareno. Hilingin natin na katulad ng mga apostol, maging matibay ang ating pananampalataya at maging daluyan tayo ng pagkakaisa at pagpapatuloy ng pananampalataya sa ating simbahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Yesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin, kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayon o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Kayo'y itinayo rin ng saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po ang lahat. Alleluia. 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 Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot din ang aking daliri dito at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Tomas at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na iba sapagkat nakita mo na ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nung isang linggo po ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, mga haligi ng ating simbahan. Ngayong araw naman ito, si Santo Tomas, isa pa rin sa mga apostol ni Jesus Nazareno, isa pa rin sa tinatagurian nating haligi ng simbahan. Ang mga apostol, ang mga taong unang tinawag ni Jesus Nazareno, ang mga taong unang nakapaligid, ang mga unang tinuring na kaibigan at tagasunod ni Jesus Nazareno. At dito makikita natin hindi ang tagumpay ng galing ng tao. Hindi sila pinili dahil matalino sila, maabilidad sila, magaling sila. Pinili lamang sila dahil sa awa ng Diyos. At ito ang mabuting balita para sa ating lahat. Lahat tayo maaring maging alagad. Kaya nga sa ating mga ihos, ang tawag dun sa mga mas malapit na naglilingkod, lalo na tuwing piyesta, ay mga alagad. Tayo ay pwedeng maging alagad dahil hindi ito nakukuha kung sino ang mas matalino sa atin, mas maraming abuloy, mas maraming paglilingkod, mas magaling magsalita. Hindi po. Kung sino ang may pagbubukas sa awa ng Diyos, kung sino ang mas handang sumunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang mas matatawag na alagad ni Jesus Nazareno. Kaya ito po yung una nating biyayang ipagdasal na magkaroon tayo ng
pagbubukas sa awa ng Diyos. Na tayo magkaroon ng kakayahang sumang-ayon at sumunod sa kalooban ng Diyos upang katulad ng mga apostol, tayo'y mataguriang tunay na kaibigan, tunay na tagasunod at alagad ni Jesus sa Sareno. Ang ikalawang biyaya na ipagdasal natin, napagtanto ng mga apostol na hindi mapaghihiwalay si Jesus sa Sareno sa kanyang simbahan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko si Jesus, pero wala akong pakialam sa simbahan. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ko ng Nazareno, pero malayo ako sa simbahan. Hindi mapaghihiwalay si Jesus sa kanyang mga alagad, sa kapwa nating tagasunod at mananampalataya. Nung isang linggo, nung pinagdiwang natin si San Pedro at si San Pablo, yun yung ibinahagi ko po sa inyo. Nung sinabi ni San Pedro kay Jesus, mahal ko po kayo. Anong sabi ni Jesus? Hindi sinabi ni Jesus, o sige, mahal mo ako, sundin mo ako, mahalin mo din ako. Anong sabi ni Jesus kay San Pedro? Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking kawan. Sapagkat ang pagmamahal kay Jesus, pagmamahal din sa simbahan. Si San Pablo, yun din ang kanyang napagtanto. Nung pinahihirapan niya, pinapatay niya yung mga Kristiyano, anong sabi ni Jesus? Bakit mo ko pinahihirapan? Hindi naman si Jesus ang pinahirapan ni San Pablo, yung mga Kristiyano. Pero gustong sabihin ni Jesus, gaya ng sinabi niya sa Ebanghelyo, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga maliliit, ganun din ang ginagawa mo sa akin. At yun din ang aral ni Santo Tomas. Lumayo siya sa simbahan. Kaya nga, nung unang nagpakita si Jesus sa Sareno, wala si Tomas. Bakit? Umalis siya. Hindi na siya sumama sa mga apostol. Siguro nalulungkot siya. Siguro gusto niya mapag-isa. Pero kung gusto niyang makita si Jesus sa Sareno, kailangan niyang bumalik sa simbahan. Kailangan niyang sumama uli sa mga apostol. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo nung sumunod na linggo, sa gisag ng pagsisimba, ng pagsasama ng mga unang Kristiyano, doon muling natagpuan ni Tomas si Jesus Nazareno. Kaya nga ito ang paalala sa atin. Siguro nga po sa simbahan, marami tayong makikitang kamalian. Kaya nga yung iba ayaw nang sumama magsimba. Kasi sasabihin nila, eh plastic naman yung nagsisimba dyan eh. Deboto, deboto. Pagdating naman sa labas, iba ang pamumuhay. Pataas-taas ng kamay sa loob ng simbahan. Pero sa labas, yung kamay na yan, nangungupit, nananakit, walang pakialam, maramot, pasigaw-sigaw pag nasa simbahan, pag nasa prosesyon ng biba, pero sa bahay, sa kalsada, iba naman ang sinisigaw, kasinungalingan, pagmumura, pananakit na salita. Siguro nga po, lahat naman tayo dito may pagkukulang, may kahinaan, katulad ng mga alagad. Pero nagbabalik tayo pare-pareho. Nagsasama pa rin tayo kasi nga katulad ng mga apostol,
ang simbahan ay hindi tungkol sa galing natin. Hindi tungkol sa kalinisan natin. Ang pagiging simbahan, ang pagiging apostol ay tungkol sa awa ni Jesus sa Sareno. Kaya tayo nagsasama-sama upang magbalik loob, upang aminin ang ating kasalanan at kahinaan, hindi upang ipagmalaki ang ating kabanalan at kagalingan. Nandito po tayo para magpakumbaba, para aminin wala tayo kung hindi dahil sa Diyos. Yun ang susi ng mga apostol at yun din ang magiging susi ng ating pagkakaisa at lakas. Kaya sana, katulad ng mga apostol, magkaisa tayo. Patuloy tayong magsama-sama bagamat tayo'y may hina. Magkaisa tayo sa turo. Sa mga panahon, kailangan natin magkaisa. Kung tunay nating mahal si Jesus, magkaisa tayo sa turo. Hindi pwedeng sabihin, deboto ako, pero sa turo ng simbahan, iba ang paniniwala ko. Payag ako sa abortion, payag ako sa divorce, payag ako sa patayan. Ang tunay na apostol at alagad at deboto, nagkakaisa kasama ang simbahan. Nagkakaisa tayo sa turo, nagkakaisa tayo sa pamumuhay. Kaya tayo nagtutulungan. Kaya tayo may kawang gawa. Nagkakaisa tayo sa pagsamba. Kaya hindi kanya-kanya ang dasal natin. Sama-sama tayo sa misa. Bagamat may pangangailangan ka, may pangangailangan siya, may iba kang gusto, isinasantabi natin muna lahat to. Sama-sama tayo nagdarasal. Sama-sama tayong umaawit, sama-sama tayong nagpupuri sa Diyos sapagkat ang lakas ng simbahan katulad ng mga apostol ay sama-sama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, katulad ng mga apostol, San Pedro, San Pablo at ngayon Santo Tomas, ipahayag natin ang tagumpay ng awa ng Diyos. At magsama-sama tayo, hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig kay Jesus sa Sareno sa pag-ibig natin sa simbahan. Ang pakikiisa natin kay Jesus sa Sareno at ang pakikiisa natin bilang kanyang mga alagad. Sapagkat tayong lahat bilang simbahan ay katawan ni Kristo. Mahal ko mga kapatid, taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag at ang ating tugon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, nawa hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangimbabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakyapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay,
lalo na ang mga may sakit at mga nangungulila. Naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga na mayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kalulatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tahimik nating idulog ayon pa nating kahilingan. Ama, sa pagluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalanging itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, Santo Tomas, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang awa
at pag-ibig ang nagbubuklod sa atin bilang isang simbahan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus, Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, July 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. May pahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta at tumutulong tayo tuwi na sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig natin kay Jesus Nazareno sa pag-ibig sa simbahan. Kaya tayo nagkakaisa, kaya tayo sumusunod dahil lubha siya ang maawain at mapagmahal sa atin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.